Urog na pigbabantayan ngunyan kan health authorities ang pertussis o whooping cough na madalas na pigtatamaan mga kaakian. Sa Camarines Sur, may naitala na subuot nin siyam na kumpirmadong kaso kan nasambitan ng helang. Katakod kayan makakaulay ta live si Dr. Jamela Manghente, an OIC Chief of Hospital Canaga City General Hospital. Tanganing maaraman taan sa indang mga lakdang dapit sa pertussis. Magandang hapon po, Dr. Jamela. Magandang hapon naman, Kate. Yes, Doc, ngayon pong may mga naitala ng kaso ng pertussis sa Camarines Sur. Ano ang mga ginagawang adjustment ng NCGH sa pag-accommodate ng mga outpatient na bata? Yung mga batang may mga symptoms, nakaseparate na sila. Kumbaga nakaseparate na yung may symptoms at saka nauuna na sila. Tapos yung mga wala namang symptoms na kagaya ng pertussis, nakaano sila, nauuna din. At yung mga high risk na mga pasyente, nauuna na rin sila. Nakaseparate saka nauuna na. Like yung mga elderly na mga diabetics, nauuna na sila. Tapos yung mga infants, less than 12 months, nauuna na rin. Mm-hmm. Doc, ano po ang ginagawang hakbang ngayon ng NCGH sa mga pasyenteng may sintomas ng pertussis? Kung may symptoms sila, tinitreat naman. May mga pediatrician naman kami. Natitreat na sila, binibigyan ng gamot. Tapos may mga health promotions doon sa mga close contact ng mga pasyenteng may symptoms ng pertussis. So nakamonitor yung mga naka-close contact doon sa mga may symptoms. Opo, Doc, maliban po sa pertussis, ano po ang mga binabantayang mga sakit ngayon na tag-init? Number one is heat stroke. Mm-hmm. Pangalawa, yung dehydration, which is uso ngayon sa mga bata, yung mga nagdadiarrhea. Tapos yung rashes din, yung rashes sa mga bata. O, Doc, huling katanungan na lang po o paalala sa ating mga magulang para maiwasan ang mga sakit ngayon? Sa mga magulang, kailangan nilang i-continue yung mga pabakuna ng mga bata. Sa less than 12 months, kailangan nila yung monthly na bakuna, mag-visit sila sa pediatrician nila, sa mga health center. Tapos yung health promotion naman, yung standard hand washing pa rin kasi na-transmit yung pertussis ngayon sa droplet. So, pag umuubo, kailangan nakatakip yung nose saka mouth. Pag meron namang nagamit na tissues, kailangan yung proper disposal. So, yun lang naman, hand washing pa rin ang bottom line doon. Sanitation, hygiene. Alright, Diyos mabalos po, Dr. Jamela Manghente, Canaga City General Hospital.